puso ko inakala nyo na, aba, kanilang at isda ang pwedeng gawing relleno, dyan kayo nagkakamali. Dahil ang bibida namin sa inyong dish, aba, gulay po ang gamit. Yan ang rellenong upo na ibibida sa atin ni Chef Armand Toti Franco. Good morning, Chef. Okay, ano ba upo sa Ingles? Ano ba talaga yun, no? Battle gourd. Ah, okay. Sige. Alright, yun yung upo. Basta in other words, upo na rellenong gagawin natin today. Paano natin ito gagawin, Chef? Yes, ma'am. I-loot ang mag-init tayo ng mantika. Aha. And then? Laki upo nito. Ha? Paano ba ito nililinis sa loob? Lagay po natin ang garlic, of course. And then? Pagdutuos siya ng konti, lalagay niyo ang onion. Yes, ma'am. Hindi matatin lulutuin ng husto dahil i-steam natin siya. Ah, i-steam pa natin siya. Yes, ma'am. Cool. Then? Aha. And then, lagay natin ang... Meat na. Meat. It's up to you what kind of meat you want. Pwedeng pork, pwedeng meat, pork pwedeng chicken. Chicken, ma'am. So, depende kung magkano yung budget niyo. And then... Di ba talaga ang ano, na garlic and onion? Ang bango-bango ka agad. Parang nagugutom ka na agad, wala ka pang ginagawa. Okay, so then, there. Okay po then, natin ang upo. Yung mga laman o yung mga na-slice mo na. Yung natirang slice na upo. Ang mga tira-tira lang. And then, pero ano ha, I'm curious, Chef, kung paano natin nilinis yung laman ng upo without damaging yung side niya. Kumuha po ako ng sandok. Oo. Tapos nilagyan po na, dinukot natin yung loob, tinanggal natin yung pinakapagal. Lagyan po natin asin. Aha. At paminta. Okay, wait. You said na sandok ang ginamit mo. So, ginawa mo ba two ends ang kinat out mo muna? Hindi po. Isang kabilang dulo. Isang dulo lang. Tapos, pero nilinis mo muna yung labas. Okay, so the process is, ililinis mo muna yung balat sa labas, tapos tatanggalin mo isang dulo, tapos isasandok mo palabas. Yes. So, yung mga, siguro yung mga deep na spoon yung pwede, no? Para mas maganda yung cut. So, ito yung ginawa ni Chef kanina. Okay. So, itong stuffing yung ginagawa natin. Pagka naluto na yan, what else do we have to put? Then, ma'am, lagay natin ng oyster sauce. Oyster sauce. Salt and pepper na ilagay din. Alright. So, basically, after that, ito na po yung labas. Ito na po yung stuffing ng stuffed upo natin. Okay. Then, so, ito po yung stuffings natin. Aha. Lalagyan natin ng spring onion. Who loves spring onion? And then, lagyan po natin ng kinchay. Kinchay. And I can see may pasas pa tayo dyan. Lalagyan po natin. Kasi ang relleno talaga ay may pasas. Oo. Lalagyan natin. Pampatamis. That's grapes actually. Okay. And then after that, haluhaluin lang natin, right? Okay. Then, haluin yun, ma'am. Parang actually mabilis lang siyang gawin pala, yes, no? Yes po, ma'am. So, it takes time because you're steaming it. Yes, pero, other than that, kung preparado lahat ng gamit mo, okay ka na agad eh. Tapos na. Okay, so pagkatapos yung ilalagay natin sa upo. Ito, okay. Stuffings natin sige. Ito sa loob. At pag in-stuff mo na siya, sige lang, Chef, just keep stuffing it. At pag na-stuff mo na siya, eh talagang ipa-flano mo siya, no? Yeah, talagang yeah. You're going to put a lot of meat in it. And then after that, isi-steam natin ng gano'ng katagal? 15 to 20 minutes. 15 to 20 minutes lang para siya. Para hindi malabsak yung upo natin. Ah, mas maganda alright. Yung medyo... crunch. May crunch yun ng konti. Ayaw mo ng sobrang lambot na. Okay. And then after naluto na siya, after 15 minutes, napapansin ko rito may sauce kang nilagay on top. Yes, ma'am. Yung drippings kasi ng ginisa natin, uh-oh, hindi natin sasayangin. Okay. So lalagyan natin ulit siya sa pan. Uh-huh. Pagkalagay sa pan, lalagyan natin ng oyster sauce, salt, uh-huh, pepper, and sugar. Okay. Yung mixture na tinunaw natin na flour sa tubig. And then, pag lumapot na siya, yun na yung sauce natin. Alright. So, kailangan talaga may sauce. And this is the finished product. Ito po ang stuffed upo natin. Maraming salamat, Chef Toti Franco. Thank you so much. Ito na po ang perfect na rellenong upo. At syempre, kinuha na siya ni Kuya Lar. Thank you, Chef. At gawa niyo pa yan kasi marami pang gustong kumain yan. Sige lang, there's a lot of hungry people here. Pabalik po agad ang unang hirit. Kakain na ako doon. Thanks, Chef. See you.